All right, we are now live. Okay. Yan, lumiwanag ang buhay. Okay, so yan, magandang gabi sa inyo lahat. Comment kayo dyan kung narinig nyo ako ng maayos bago tayo magsimula. Okay, kasi baka mamaya imit ako ng imit, hindi nyo naman pala ako naririnig. So, bawi tayo ngayon kasi last week, no? Last week yung nag-brownout, di ba? Bigla akong nawala. Tapos bumalik na yung kuryente sa amin, ano na yata? 1 a.m. o 3 a.m. Okay, pero kahit pa paano, alam ko may mga nasabi naman ako doon na may kabuluhan eh. So, pero bawi na lang natin tonight. Okay. So, I hope you are all doing well. I hope na nag-dinner na kayo. Kung sakaling hindi pa kayo nag-dinner, pwede naman kayo na mag-dinner habang nakikinig. And by the way, no, invite nyo na yung inyong mga friends na network marketers na alam nyo na matutulungan nitong ating Q&A session. Invite nyo sila dito sa group. Kung nandito na sila sa loob ng group, mention nyo sila para masaya. Okay. So every now and then, mag-accept ako dito sa group kapag mayroon ako nakikita na bagong nag-join. Okay. So yan. Yun, napanood nyo naman na siguro yung ano, yung introduction natin para ano, hindi ko na kailangan na ulitin. So magpo-proceed na tayo sa ating Q&A session for tonight. So tanong nyo sa akin kung saan kayo ngayon nahihirapan sa inyong mga business. Yung last week kasi hindi ko na maalala kung ano yung mga pinagsasabi ko doon. Tungkol sa ba yung mga pinagsasabi ko? Sino sa inyo nakakaalala? Tungkol sa yung mga pinagsasabi ko last Friday, yung naputol ako. Naalala nyo pa ba? Ah, hindi ko na maalala eh. Pero alam ko sa maganda na yung ano, eh, maganda na yung mga sinasabi ko. Kaso naputol, sayang. Bakit ganito? Hindi nyo na rin naaalala, no? Hindi nyo na rin naaalala yung mga pinagsasabi ko doon. Okay. Basta alam ko, ang naaalala ko, yung mga pinagsasabi ko tungkol doon ay about personality development yun. And, yun. More on pag-improve ng iyong mindset, more on pag-improve ng iyong attitude. Kasi sabi ko nga, yung mga skills, dali na matutunan yan. Yung attitude at mindset, hindi. Kaya marami sa inyo, kahit ginagawa mo na lahat ng mga natututunan mo, kung ano-anong magic yung nakikita mo sa internet, kung ano-anong magic na mga strategy nakikita mo sa Facebook, ang daming mga gurus na nagtuturo ng kung ano-ano, hindi mo alam kung may resulta ba talaga sila o wala, sinusunod mo, pero wala pa rin nangyayari. Yun ang dahilan doon. Wala yun sa ano, wala yun doon sa strategy mo. Malamang sa malamang, nag-work yun. Yung mga tinuturo nila, especially kung yung nagtuturo ay may result talaga. Nag-work talaga yung strategy nila, pero kung hindi nag-work sa'yo, ibig sabihin yun, may problem ka talaga sa iyong mindset. Doon ka may problem. Kung feeling mo hindi siya nag-work. Okay? So yun. Para makasali sila dito sa group, add mo lang sila. Add mo lang sila dito sa group. Tapos, accept na lang natin. Tapos, pag kung andito na sila, mention mo na lang. Mention nyo na lang sila. Mga network marketers lang ha. Huwag kayong mag-a-add dito ng hindi naman network marketer kasi hindi sila makaka-relate. Maiinis lang sila sa'yo. Magagalit sila sa'yo. Bakit mo sila ina-add dito? Wala naman silang kinalaman dito. So, network marketers lang. Kasi para sa mga network marketers, itong ating group, itong Ethical Nation. Focus on being proactive. No, meron ako nakita dito. Naglilista din kasi ako ng mga topic na magandang yun eh. Magandang i-share. Okay, focus on being proactive. So, ano ba yung ibig sabihin ng pagiging proactive? Meron ba sa inyo nakakaalam na nun? Yung kahit hindi mo i-google ngayon. Baka yung ba sa inyo biglang i-google, may maisagot lang. So, proactive. Anong ibig sabihin ng pagiging proactive? Base sa pagkakaintindi ko dito, proactivity. Ang ibig sabihin ng pagiging proactive ay yung hindi ka basta-basta nagpapadala sa mga sitwasyon. Hindi mo hinahayaan na makontrol ka ng sitwasyon, makontrol ka ng ibang tao, makontrol ka ng mga pangyayari sa buhay, makontrol ka ng problema, hindi mo hinahayaan na ganun.
pinapractice mo na sabihin sa sarili mo na meron kang choice, na kaya mong baguhin, kaya mong magbago, kaya mong baguhin yung sitwasyon. Yun ang ibig sabihin ng pagiging proactive. Okay, yung kabaliktaran nun is yung reactive. Yung kabaliktaran nun, yung mga sinabi ko, palagi nagpapadala sa mga problema sa buhay, nagpapadala sa mga sitwasyon, nagpapadala sa opinion ng ibang tao, kumbaga wala silang control at bukang bibig nila, wala kasi akong choice eh. Malas kasi ako eh. Ito kasi yung binigay sa akin ng Diyos eh. Yun. Yun ang mga taong reactive. At yun yung mga tao na hindi nagiging successful sa buhay. Kaya nga tayo, kasi ito yan eh. Yung sinabi ko na ano, kung sinasabi mo sa sarili mo na tawag dito na yan lang yung binigay sa'yo ng Diyos, ibig sabihin hindi mo naiintindihan kung hindi mo naiintindihan yung kung bakit yan lang yung binigay niya sa'yo. Eh, hindi ko sure kung alam niyo yung kwento ng Parable of Talents. Napakasikat na kwento niyan. Ito, whether, whatever religion you are, hindi ako nagpo-promote ng any religion, pero napakaganda kasi ng kwento na yon. No? Para bigyan ko kayo ng summary para sa mga hindi nakakaalam ng kwento na yon. Yung Parable of the Talents ay merong dalawa, merong tatlong servant sa isang palasyo. Merong tatlong servant. Tapos yung master nila nagpaalam na aalis. So na bago umalis yung master nila, binigyan yung servant ng bawat do sa tatlong servant na yun, binigyan sila ng tinatawag na talent. Okay, talent. Maganda nga yung term na ginamit nila, talent. So ibig sabihin ng talent ay hindi siya yung ang kung, dito sa ano nga sa panahon natin ngayon, ang ibig sabihin ng talent ay yung pera, parang ganun. Pero doon sa time nila, talent yung tawag. Yung isang servant binigyan ng 5 talent, yung isang servant binigyan ng 3, yung isa binigyan ng 1. Na isang talent lang. So magkakaiba yung binigay sa kanila. Ngayon umalis na yung master. Yung unang servant na binigyan ng 5 na talent, ginawan niya ng paraan para madoble yung talent. Ininvest niya, nagnegosyo siya, pinalaki niya yung 5. Naging 10. Ngayon yung ikalawang servant, ganun din yung ginawa. Ginaya niya yung nauna. Yung 3 niya, ginawa niya na paraan, pinalaki niya, naging 6. Itong ikatlong servant, no, isa lang yung talent na binigay sa kanya. Ang ginawa niya, itinago niya. Yung talent, naghukay siya sa lupa, itinago niya doon. Ang katwiran niya kasi ay yung boss nila, yung master nila ay malupit, no? Masama ugali, ganun. Ay natatakot siya na mawala yun. Kaya ang ginawa niya, tinago na lang niya. Ngayon, after a couple of months, bumalik yung master, tapos tinanong niya yung 3. Ano yung ginawa niyo sa talent niyo? Kamusta yung talent niyo? Yung una, tuwang-tuwa, kasi sabi niya, naging 10 yung talent niya. Sabi ng master, very good. Okay, good job. Yung ikalawa, ganun din ang sinabi, tuwang-tuwa. Binigay yung 6 na talent, sabi nung nung ikalawang servant, ito po, nadoble. So sabi ng master, very good. Okay, good job. Ang ganda yung ginawa mo. Yung ikatlong servant, tinanong niya, ikaw, ano nangyari sa talent mo? Sabi ng servant, ito po, ay isa pa rin yung talent. Tinago ko po kasi yan, kasi alam ko na pag nawala yan, baka magalit po kayo sa akin. Kaya iningatan ko na hindi siya mawala. Tinago ko lang. Ano naging reaction ng master? Galit na galit. Galit na galit sa kanya yung master. Sabi sa kanya ng master, ikaw na mangmang, ikaw na tanga, ikaw na tamad, lumayas ka dito. Wala kang kwenta. Galit na galit sa kanya. Tapos, kinuha niya yung nag-iisang talent na yon, tapos ibinigay niya dun sa may 10. Tapos, pinalayas niya yung servant na yon. Okay. Kung isipin mo ng mabuti, parang, bakit ganun? Parang ang unfair naman. Diba? Iningatan lang naman ng servant, diba? Bakit nagalit sa kanya? Bakit pinalayas siya? Tapos, ito yung malupit. Wala, iisa na nga lang yung talent niya, binigay pa dun sa may pinakamarami. Di ba parang baliktad? Di ba dapat yung marami yung nagbibigay dun sa kakonti? Yung kwento na yon is, that is how the world works. Ganun ang universe gumagalaw. Walang pakialam ang universe sa nararamdaman natin. Ganun ang mundo umikot.
Kaya yung mga mayayaman, mas lalong yumayaman. At yung mga mahihirap, mas lalong nagiging mahirap. Dahil kung ano yung ginagawa ng mga mahihirap, ganun yung ginawa ng servant na mayroong isang talent. At kung ano yung ginagawa ng mga mayayaman, ang ginawa nila is kung ano yung ginawa ng unang servant at ikalawang servant. Gumawa sila ng paraan para mapalaki yung talent nila. Kaya ang ganda ng ginamit na term is talent dahil ganun din sa atin eh. Ano yung talent na meron tayo? Ngayon, technically speaking, talent na talaga. Hindi lang pati talent, kundi resources. Ano yung meron tayo ngayon? Naalala ko nung nagsisimula ako, hindi ko na alam kung nasa na yung cellphone ko na yun. Pero nandito pa yun eh. Ang cellphone ko lang way back 2013 is yung keypad. Meron akong cellphone din. Nakalak pala yung drawer ko. Meron akong cellphone before na DTC na kulay pink. Nandito pa yun sa akin. Nakatago lang kung saan. No? Ayoko nang kunin. Ang liit lang na keypad. So, hindi ka pwede mag-internet doon. Malamang. Wala akong smartphone kasi wala akong pambili at hindi naman ako binilhan ng magulang ko dahil hindi rin naman nila kayang bumili. So, yun lang yung meron ako nung nagsisimula ako. Sa network marketing, ha? Tapos, yung iba sa inyo, isipin nyo, nagre-reklamo ka pa, nahihirapan ka, naka-smartphone ka, pero nahihirapan ako. kaya wala ka talaga nagiging resulta. Nagsimula ako na ganon. Pero, sa halip na magreklamo ako sa Diyos, o magreklamo ako sa mundo na bakit ganon? Unfair! Bakit ito lang yung meron ako? Siguro hindi nga ito para sa akin. Siguro, ito lang yung binigay ng Diyos sa akin eh. Sa halip na ganun ang pinagawa ko, magpaka-loser, ang ginawa ko, gumawa ko ng paraan. So, anong ginawa kong paraan? Naglalakad ako ng 5 to 10 minutes. Mabilis kasi ako maglakad, kaya 10 minutes lang. So, naglalakad ako 5 to 10 minutes sa computer shop na pinakamalapit sa amin, sa tinitirahan ko dati, na mura lang, 10 piso lang per hour. Ito yung mga time na, I think this was way back 2014, 2014, ito yung mga time na na hindi pa mahigpit si Facebook. So, may nakikita ako noon na hindi naman kasi kami tinuturuan before magbenta ng products. Kasi dinidiscourage kami magbenta ng products kasi dun sa company ko dati, hindi kikita yung upline pag nagbebenta ka lang. No, gusto nila mag-recruit ka lang para kumita sila. So, empleyado tingin nila sa amin. Ngayon, ang ginawa ko, kailangan kong kumita. Sabi ko, kailangan kong makasurvive. Hindi pwedeng recruit-recruit lang. Kasi ang hirap ng mga time na yun magpasali talaga. Hanggang ngayon naman, tawag dito? Offline pala. Offline, kaya mahirap talaga magpasali. Ngayon, ang ginawa ko, nag-aral ako magbenta. Ako yung nag-self-study, may mga nakikita ako na nagpo-post-post nun sa Facebook group. Tapos sinubukan kong gayahin. Ngayon, di mo na pwedeng gawin yun. Mahigpit na si Facebook ngayon, ang hirap na. So habang ginagawa ko yun, every single day ginagawa ko yun, twice a day. From 12 PM to 2 PM, tapos 6 PM to 9 PM, 6 PM to 8 PM or 7 PM to 9 PM. Dalawang beses ko ginagawa yun. Balik-balik ako, umulan, uminit, minsan nga kahit may bagyo pa, pumupunta pa rin ako, basta bukas sila. No, hanggat hindi pa rin nawawala ng kuryente, pupunta ako araw-araw-araw. Ang goal ko that time ay mabili ko yung iPad. Para kahit nasa bahay na lang ako. Kasi sa bahay namin, may internet naman. Kaso ang problema, yun nga, wala akong smartphone. Tapos yung PC namin at that time, sobrang bulok na. Alam mo, sobrang bagal. Alam mo yung tipo na pag binuhay mo yung PC na yon, mamalengke ka, pagbalik mo, kabubuhay niya pa lang. Hindi ako nagbibiro, ganun siya kabagal. No, sinaunang PC pa kasi yon. So sabi ko, sayang lang oras ko dito kung tsatsagain ko ito. Mas importante yung oras ko kaysa sa pera. Kaya kahit magbayad na lang ako, 10 piso lang naman. 20 pesos lang naman or 40 pesos per day yung nagagastos ko. Kasi 2 hours eh. 2 hours ako nagpo-post sa Facebook. Araw-araw ko siyang ginagawa. Lalakad ako, umulan, uminit, may payong ako o wala. Wala akong pakialam. Pupunta ako hanggat bukas sila. Araw-araw-araw. Kasi wala naman eh. Wala akong, yun lang yung choice ko talaga eh, noong mga time na yun eh. Araw-araw. Tapos hanggang sa dumating yung time na nakaipon ako, nabili ko yung first goal ko. 3 months na ginagawa ko yun. Nabili ko yung first goal ko, yung iPad. Okay, that was 10,000 pesos na down payment yata ako nun. Second hand lang naman, nag-down payment ako nun sa upline ko kasi yung upline ko yung may-ari, binibenta niya. 10 pesos, tapos 7,000 yata yung down payment ko. Hinulug-hulugan ko na lang yung natitirang 3,000. May iPad na ako. Okay, iPad 2. Wala nang ganun ngayon. Yun yung iPad na pag hinampas mo sa mukha ng tao, basag yung mukha ng tao.
Kasi ang kapal, tas ang bigat. Na sobrang bigat. So, yun yung ano, yun yung unang goal ko na na-hit ko. For 3 months, sa loob ng 3 months, sa tuloy-tuloy ko siyang ginagawa. Wala akong ibang iniisip at that time, kundi ma-hit yung goal ko. Before ko siya ma-hit noon, noong mga time na yun, may mga oras din na muntikan pa nga akong mapaaway dun sa mga naandun sa computer shop, yung mga nagdodota dun. Kasi bumabagal yung internet nila kasi nga ang dami ko magbukas ng tabs, tapos sunod-sunod yung posting ko sa Facebook. Hindi mo na pwedeng gawin yan ngayon eh. Di ba? Sunod-sunod yung posting ko sa Facebook. Ang luwag pa ni Facebook at that time eh, ang dami. So yung ganun yung ginagawa ko. Wala akong smartphone, wala akong gadget. Yun ang ginawa ko para mabili ko yung gadget. Tapos nung nabili ko yung gadget, alam mo yung malupit, nung nabili ko yung iPad, hindi rin naman eh, bumalik pa rin ako sa computer shop kasi ang bagal. Ang bagal ng iPad, hindi siya pwedeng pang post-post katulad ng ginagawa ko. Ang bagal! Nung magbubukas ako ng tatlong tab, maglo-loading na yung nauna, tapos pabalik ako, maglo-loading na naman. Ang tagal! Nangihinayang ako sa oras. So ang ginawa ko, bumalik ulit ako doon. So inisip ko this time, sana pala ang ginawal ko na lang laptop, mas may pakinabang pa pala yun. Pero at least nabili ko yung unang goal ko na yun. Binenta ko yung iPad na yun, 2016 na. Wala na kasi, hindi ko na kasi ginagamit, sayang. Nang hinayang ako, binenta ko na lang. Ngayon, ito yung malupit. May bago akong iPad. Ito ay iPad, si 8th gen yata to. 8th gen, kung hindi ako nagkakamali. O 6. Ano yung malupit dito sa iPad na to? Libre. Yun yung pinakang masarap. Libre. Nakuha ko sa kumpanya namin, libre lang. Di ba? Nagkaroon ulit ako ng iPad na napakadalang ko rin gamitin. Ang dami kong mga laruan dito na ang dalang ko rin gamitin. Na mga libre lang. So, yun yung ano, yun yung masarap na part doon. Ibibigay sa'yo. Ito yung malupit. Yung kasing ano, yung kasing, yung mga tao na katulad nung ikatlong servant, yung tamad na servant na itinatago, takot, kinukuha ng mundo, kinukuha ng universe yung mga para sa kanila at ibinibigay sa iba. Okay? Ganun yun. Okay, ulitin ko, kapag hindi mo ginamit yung talent or resources na meron ka, kukunin yan sa'yo, ibibigyan sa iba. What you don't use, you lose. Tandaan nyo yan. Ganun nag-work ang universe. Kaya yung mga mayaman, mas lalong yumayaman. Kasi ang daming mga tao, hindi yung mga mayayaman ang kumukuha. Hindi sila. Yung universe ang kumukuha nun sa kanila. Yung Diyos ang kumukuha nun sa kanila. Kasi hindi mo deserve. Pero hindi ibig sabihin, kapag nangyari sa'yo yun, hindi ibig sabihin, wala ka ng chance, meron pa rin. Meron pa rin. Ngayong naging aware ka na dito sa sinasabi ko, gamitin mo lahat, pigain mo lahat ng resources na meron ka. And dadating yung time na ibibigay sa'yo kung ano yung deserve mo. Okay? So yan ha, lapit na nun ha, nung ano na yan. By the way, hindi pa pala ako nag-shoutout, no? Shoutout kay Aaron. Si Aaron, pinakaunang nag-comment, isa to sa mga masisipag kong member. Okay, Aaron, Namenya, Edmond, Jana, Mary, Marian, Romel, Claystone, Ronnie, Dominic, Amy, Melody, Vicmore, Ronnie, nasabi ko na. Christelle, Andrew, Vera. Sino pa yung mga nandito? Norby. Ayan, Reynold, Lilibet, Aris, si Janinay, yung pamangkin ko, nandito ka ulit. Alright, si Dan. Okay, so yan. Shout out sa inyo mga nandito. Marami bang natutunan so far? That is a reminder, hindi naman bago yung ano na yun eh. Hindi naman bago yung training na yun. Sa mga churches, tinuturo yan. Sa mga simbahan, marami na nagtuturo yan. Hindi bago yan. It only serves as a reminder. Para sa atin, pag hindi mo ginamit yung resources na meron ka, kukunin yan sa'yo at ibibigay sa iba. Okay, kaya lalong-lalo na kapag ikaw, nagreklamo ka na, ito lang yung meron. Halimbawa, nagsisimula ka pa lang, ito lang yung meron ako eh. Kaya hindi ako makahataw, ginamit mo pang dahilan yan, ginamit mo pang excuse, kukunin sa'yo yan. Ibibigay yan sa iba, alam ng Diyos, napapakinabangan nila. Bakit ibibigay sa'yo? Eh, nasasayang lang. Kunin na lang sa'yo. Diba? Okay, so yun. Regarding dito kay Aris, sa tanong, hindi ko alam kung alin yung tinutukoy mo. So, hindi ko alam kung Serrano Academy ba yan? Genuine ba yan? Hindi ko alam. So, hanapin mo na lang kung sino yung kausap mo before.
Kasi malamang sa malamang hindi ako yung kausap mo. Admin ko yung kausap mo. Hanapin mo na lang kung anong page yung kausap mo, yung kausapin mo na lang ulit sila para mag-guide ka nila. Okay? So yon. Yun yung isang magandang lesson yan. Kapag hindi mo pinakinabangan kung ano yung resources na meron ka, maliit man yan o malaki, iba't iba yung binibigay sa atin na talent. Iba't iba. Wala tayong choice doon pagdating doon sa kung anong binigay sa atin na talent. May mga tao magaling kumanta, may mga tao magaling sumayaw, may mga tao na tawag dito, may mga tao na biniyayaan ng resources, di ba? May magandang, meron silang bahay, internet, computer, di ba? Laptop, smartphone, di ba? Pero hindi ibig sabihin noon mas nakalalamang na sila. Kasi kung hindi rin naman nila gagamitin 'yon, kukunin 'yon sa kanila, baka ibigay sa iyo. Kung ikaw yung kung ikaw yung nagpapakita dun sa nasa taas na deserve mo. Katulad ng ginawa ko. Salip na magreklamo ako, salip na magdrama ako at magpaka-loser, gumawa ako ng paraan. Kasi gusto kong umasenso eh. Palagi kong sinasabi sa sarili ko at sa mga downlines ko dati, parang hindi ko nasasabi to ngayon. Uulitin ko, sasabihin ko na ngayon, kung walang daan, gumawa ka ng daan. Kung may nakaharang, tibagin mo yan o humanap ka ng ibang dadaanan. Ang importante, makarating ka sa gusto mong puntahan. Walang makakapigil. Okay? Kung ikaw ay merong ganong klase ng mindset, wala talaga makakapigil sa'yo. Kahit sino pa yan. Kamatayan lang siguro. O Diyos. O diba? Pero hindi ka pipigilan ng Diyos eh. Kung nakikita ka niya, na nagpupursige, hindi ka pipigilan ng Diyos. Yung mga problema na pinagdadaanan mo, challenges, hindi yan pagpigil sa'yo. Hindi ka pinipigilan. Hinahasa ka. Sigurado naman ako, nakakita ka na kayo or baka ginawa nyo na maghasa ng kutsilyo o patalim. Diba? Pag hinahasa mo yung patalim, kahit yung ano lang, yung bato lang na panghasa. Ano ba tawag doon? Hindi ko alam. Comment nyo nga dyan. Yung kulay itim ba yun? Na hinahasa lang? Meron kaming ganun, yung square. Hindi ko alam kung anong tawag, panghasa sa kutsilyo. Kung mapapansin mo, pag hinahasa mo yung kutsilyo, especially yung umiikot yung machine, yung umiikot yung talagang mga tagahasa ng mga itak, mga tagahasa talaga ng mga patalim. Kung mapapansin mo, pag hinahasa yung bakal, di ba nagdideklap siya, dumideklap? Ibig sabihin kasi nun, may mga natatapyas na bakal. May mga natatapyas na bakal. Kung yung patalim ay nakakaramdam, sigurado di ba nasasaktan yun? Kasi natatapyas siya ng bakal. Imagine mo, balat niya natatapyas. Sakit nun. Di ba? Nasasaktan siya nun. Pero, after nun, pagkatapos siyang hasain, anong mangyayari sa kanya? Di ba magiging matalim siya? At maisoserve niya yung purpose niya. Para saan bang patalim? Panghiwa. Panggupit. Panghati. Kung ano yung purpose ng patalim na yun? Nung kutsilyo. Panghati ng mga bagay, yun ang purpose niya eh. Diba? So parang ganun rin sa ating tayong mga tao. Pag nakaka-experience tayo ng mga challenges, pag nakaka-experience tayo ng mga bagay na hindi natin gusto, hinahasa tayo. Masakit. Masakit. Pero pagkatapos ng paghahasa sa atin, matalim na tayo. And maisaserve na natin yung purpose natin. Kung ano yung purpose natin dito sa mundo. Diba? Ako, hinasa ako for how many years? Hanggang ngayon, hinahasa pa rin ako, hindi naman ako tumitigil. Pero this time, pag hinahasa ako, hindi na ako nasasaktan. Merong konting sakit siguro, pero hindi ko na siya iniinda. Kasi naiintindihan ko na eh, hinahasa ulit ako. Ibig sabihin, kailangan, pagkatapos nito, tatalim na naman ako. Mas tatalim ako kumpara kahapon. Mas tatalim ako kumpara last week, kumpara last month, kumpara last year. Every single day, bagong paghahasa. Hindi lang sa challenges at mga experiences. Sa pag-aaral, pag nag-aaral ka, ngayon, kayong mga nanonood ngayon itong live session natin, naghahasa ka. Part yan ng paghahasa mo. Although hindi nga lang masakit. Nakikinig ka lang naman dyan eh. So ganun yung way of thinking na dapat maintindihan mo, na dapat mong gamitin, na dapat mong gawin. Every time nakaka-experience ka ng mga challenges sa sarili mo, sa buhay mo, pinahasa ka lang ng mundo, pine-prepare ka, para mas madali kang makahiwa. Maserve mo yung purpose mo. Hindi ka pinahihirapan. Hindi ka pinahihirapan. Just like school, diba? Pagdating sa school, pag pinag-aaral ka, pinagagawa ka ng mga assignment project, hindi ka pinahihirapan. Pine-prepare ka sa examination. Para makapasa ka, at kapag nakapasa ka, magkakaroon ka ng magandang grades at makakagraduate ka. Yun ang purpose ng school eh. Hindi pahirap yan.
Every time na may challenges, yun yung palagi niyong isipin, ha? Ganun na yan, no? Starting today, ganun na yung gagawin mo. Every time na nakaka-experience ka ng mga challenges sa buhay mo, mga problema, pinagdadaanan, remind mo yung sarili mo, hinahasa ako ngayon. Hinahasa ako ngayon. Kailangan ko lang tong malampasan. Kailangan ko lang siyang matapos. Kapag nalampasan ko na to, mas matalim na ako kumpara kahapon. Kasi di ba pag naka-experience ka ng mga problema, mga challenges, nalampasan mo, di ba mas magaling ka na? Mas matalino ka na? May mas experience ka na? Ito yung malupit. Nakakapag-share ka pa sa iba kung ano yung ginagawa ko ngayon. Ganun din. Kung hindi ako hinasa for the past 7 years, anong isi-share ko sa inyo? Anong sasabihin ko sa inyo? Anong kukwento ko sa inyo? Wala. Maraming matututunan sa akin. Wala rin naman kasi ako natutunan eh. Di ba? Hinasa ako for the past 7 years. Ngayon, kayo yung nakikinabang. Di ba kayo ngayon, 42 na nanonood. At yung iba pang manonood ng replay. At yung iba pang manonood nito kapag ka ito ay nasa YouTube na. Kapag napunta na sa TikTok to. Kapag napunta na sa Facebook page. Di ba? Hindi lang ikaw yung pinakaunang nag-benefit. Kasi syempre, ikaw yung dumaan eh. Ikaw yung nahirapan. Ikaw talaga pinakaunang nag-benefit. Pero at the same time, pwede ka rin makatulong sa iba. Pwede ka rin makatulong sa mga, ano mo, sa mga tao mo. Diba? Yung lesson na nakukuha mo sa buhay mo, so palagi mo yan tatandaan. Yung recent post ko, nung nakaraan, diba? Ewan ko kung nabasa niyo yun, yung sabi ko na, yung pinagdadaanan mo, hindi lang yan para sa'yo. Para rin yan sa ibang tao na dadaan rin dyan, para ma-inspire mo sila. Pag nalampasan mo yan. Diba? Diba ang ganda nun? Kaya yung mga, babalikan ko yung parable of the talents, kaya yung mga tao na ginagamit ng tama yung resources na meron sila ay binibigyan pa ng binibigyan para makapagbigay rin sila sa iba. Paano kang bibigyan? Ano ba yung bagay na deserve mo? Paano kang bibigyan? Ano bang ginagawa mo? Kaya sila binibigyan na binibigyan. Kaya kinukuha para dito sa mga tamad na to, sa mga madrama, sa mga ano na to, sa mga, ano mo yun, puro reklamo sa buhay, kinukuha sa kanila. Yung wealth na dapat ay para sa kanila, binibigay dun sa mga marunong gumamit. Kasi alam ng Diyos, kapag ibinigay niya yun dito sa tao na to, mas magiging productive, mas marami itong matutulungan. Diba? Yan, ito yung tinuturo ko sa inyo, hindi to skills. Walang kinalaman ng skills dito. This is a matter of mindset and attitude. Ito yung natutunan ko rin recently, na-realize ko recently, hindi talaga skills. Hindi skills ang magpapasucceed sa'yo. Skills ang magpapakiita sa'yo. Skills ang magbibigay sa'yo ng income. Pero hindi skills ang magpapayaman sa'yo. Okay? Kasi kahit anong skills ang meron ka, kahit anong skills ang ibigay sa'yo o makuha mo, kung mali-mali yung way ng thinking mo, mali-mali mga pananaw mo sa buhay. Kasi isipin mo to, ha? Isipin mo na lang to. Tumingin ka sa paligid mo. Huwag ka nang lumayo sa family mo. Sino dyan sa mga yan, yung alam mong super talented? Yung alam mo na ang talino. Pero bakit hindi naging successful? May problema ba sila sa skills? Kita mo? Nakikita mo na ba? Hindi ba? May problema ba sila sa mga how to? Paano gawin yung business or whatever? Problema ba nila yon? Diba? So, ayun, naiintindihan nyo yung pagdating doon. Okay? So, ang ganda nung, ano na, ang ganda nung na-share ko sa inyo na yun, parable of the talents. Ang galing yun sa pagiging proactive. Okay? Proactive meaning hindi ka nagpapadala sa mga sitwasyon ng buhay. Talagang magsisimula lang yan sa way ng pag-iisip. At para mabago mo yung way ng okay lang yan. Kung mali yung way ng pag-iisip mo, ganun talaga sa simula. Kasi yung nung na-program tayo, nung bata pa, excuse me, nung bata pa tayo, hindi naman natin alam eh, hindi natin kasalanan, wala tayong choice talaga nung time na yon. Nung pinanganak, kung saan tayo pinanganak, sino magulang natin, saan tayo lumaki, wala tayong choice nun, nung mga time na yon. Pero ikaw na nandito ka na, may choice ka na, aware ka na eh. Kumbaga natanggal na yung piring mo. Yun yung ginagawa ko, tinatanggalan ko kayo ng mga piring. Yung piring na yon is yung mga luma at maling programming na naituro sa'yo. Yung mga luma at maling mindset na naibigay sa'yo. Yung mga luma at maling paniniwala at maling pananaw na naibigay sa'yo, na naituro sa'yo, na ipasa sa'yo at kinuha at tinanggap mo. Kasi yun nga, ulitin ko, hindi naman natin choice yun eh.
Hindi naman natin ginusto yun. Wala tayong choice. Binig-program lang tayo eh. Kumbaga, parang sa bagong cellphone, wala namang choice yung cellphone kung anong ilalagay mo dyan na ano eh, na application. Diba? Pag lalagyan mo yan kung ano-ano ang application na gusto mo, wala silang choice. Kung ano ilagay mo dyan, yun ang makukuha nila. Kung anong install mo na application, yun ang makukuha nila. Parang ganun rin tayo nung bata pa. Kung anong in-install sa atin ng programming, mindset at mga paniniwala, wala tayong choice. Tatanggapin lang natin yun. Kasi hindi pa naman natin alam kung ano yung tama at mali. Pero ngayon, alam mo na. Gising ka na. Aware ka na. Tanggal na yung pirig mo. So kapag hindi ka pa rin nagkakaroon ng resulta at hindi pa rin nagbabago ang buhay mo, dahil hindi mo pa rin binabago yung mindset mo, yung attitude mo, hindi mo pa rin binabago, ikaw na yung may problema. Walang problema yung negosyo mo, walang problema yung kumpanya mo, walang problema yung mga uplines mo, kahit pa unethical yung mga yan, ikaw na yung may problema kasi alam mo na eh. Alam mo na yung dapat gawin pero di mo ginagawa. Diba? Marami bang natututunan so far? Marami bang natututunan so far? Comment nga kayo dyan. So, yan yung isa sa mga na-realize ko. Kaya, ano, kaya, mas madalas na ako magturo ng ano. Mas madalas ako magturo ng ganito. Kasi, ito yung mahirap baguhin eh. Gusto ko siya maging paulit-ulit. Hanggang sa mapanaginipan mo. Kasi paulit-ulit mo na narinig. By the way, magandang sign yun. Kapag nananaginip ka. Halimbawa, napanaginipan mo yung pangarap mo. Magandang sign yun. Ibig sabihin, tinatanggap na siya ng subconscious mind mo. Magandang sign. Panaginipan mo na naging successful ka, yumaman ka, magandang sign yun. Kasi tinatanggap na siya ng subconscious mind mo. Okay? So, yun. Ano pa ba? About sa pagiging proactive. Hindi ka basta-basta nagpapadala sa mga nangyayari sa buhay mo. Hindi ka basta-basta na nagpapadala sa ibang tao, sa opinion ng ibang tao. Kasi, ito ha, pagdating naman sa ano, sa mga nangyayari sa buhay natin, lahat yun may purpose. Naniniwala ako na lahat yun may purpose. Palagi yung tatandaan na yung sitwasyon, maganda man yan o pangit, sa pananaw lang natin yun. Pananaw lang natin yun. Hindi talaga siya pangit o maganda. Sitwasyon, ang sitwasyon ay sitwasyon lang. Hindi siya pangit, hindi siya maganda. Magiging pangit o maganda siya, depende sa kung ano yung pananaw mo. Bigyan ko yun ng example. Bigyan ko kayo ng magandang example. Ito, sigurado ako makaka-relate kayo. Araw-araw kang nare-reject. Araw-araw kang nakaka-receive ng mga negative comments. Araw-araw kang binabash ng pamilya mo, hinihila pababa at sinasabi sa'yo na tumigil ka na. Sino sa inyo nakaka-relate? Alam mo yun? Dinaig pa nila yung ano eh, no? Dinaig pa nila yung balita sa TV. Mas consistent pa sila kaysa doon. Sino sa inyo yung nakaka-relate sa ganun? Alam mo yung parang hindi makukumpleto yung araw nung tao na nagne-negative sa'yo pag hindi ka nene-negative sa loob ng isang araw. pag wala siyang hindi magandang nasabi sa'yo sa loob ng isang araw, parang hindi kumpleto yung araw niya. Parang yung parang ganun. Diba? So kung hindi mo nararanasan yun, it's either supportive yung family mo or wala kang ginagawa. Or wala kang ginagawa. Kung hindi mo nararanasan yun. It's either supportive yung family mo, talaga, sinusuportan ka nila, or wala kang ginagawa. Or bago ka pa lang. Ganun, pag bago ka pa lang, syempre, hindi pa nila alam. Pero pag nalaman na nila, that's the time. Kasi pag nalaman nila kung ano yung ginagawa mo, nag-negosyo ka, hihintay nila yung resulta mo eh. Eh, ito yung malupit. Ang gusto nila, resulta, quincenas at renta. Parang trabaho. Yun ang mindset nila eh. Pag wala ka pa rin kinikita, kinsena sa 30, sabi nila, kalokohan yung ginagawa mo. Di ba? So, pwede mong isipin at pwede mong sabihin, pangit yun. Negative. Pangit na sitwasyon. Di ba? Kasi pangit naman talaga eh. Paano magiging maganda yun? Nininegative nga ako. Inaaway nga ako eh. Paano ba siya magiging maganda? Kung ako yung makaka-experience ng ganun, pwede kong sabihin maganda. Paano naman magiging maganda yon? Kasi magsaserve sila sa akin everyday as a reminder na kailangan tuloy-tuloy kong gawin yung negosyo ko. Na kailangan ituloy-tuloy-tuloy kong gawin para magka-resulta ako. Ginagamit ko sila as reminder. Kaya maganda yung ginagawa nila sa akin.
personally, ganun yung nangyayari sa akin. For simula nung 2000, kung kailan ako nagsimula sa negosyo, 2013 hanggang 2019, mga early 2019, paulit-ulit akong sinasabihan ng nanay ko na itigil mo na yan, huwag mo, mag-aral ka na lang ulit para makahanap ka na maganda ng trabaho or mag-abroad ka. Almost every single, hindi naman siguro araw-araw, pero may schedule yan eh. Every time na mag-chat siya sa akin, sasabihin niya yun. Paulit-ulit-ulit. Tigil mo na yan, para sa kanila lang yan, para sa mga nauna lang yan. Isipin mo na, 2013 to 2000, early 2019, so 14, 15, 16, 17, 18, 19. 6 years. 6 years. Pero during those times, ha, 2017, nagsimula na akong kumita ng malaki nan at that time. No, 10,000 isang linggo. Hindi naman biro yun, di ba? Pero, bumagsak kami kasi nga, nagsara yung kumpanya na yun. Then, nalaman yun ng nanay ko. So, sinabi niya ulit sa akin yun. Na, tigil mo na yan. Para lang sa kanila yan. Mag-aral ka na lang ulit. 2018, sumali kami ngayon sa current company na kinabibilangan namin. Ganun pa rin sinasabi niya. 2019, early 2019, ganun pa rin sinasabi niya. Hanggang dumating yung mga mid. Siguro mga, estimate ko mga April, June ng 2019, doon niya natanggap kung ano yung ginagawa ko. Kumikita na ako ng mga time na yon. Hindi pa lang sobrang laki. No? Hindi pa lang six figure a month, pero kumikita na ako noon. Ng mga time na yon. Hindi na normal yung kinikita ko. Hindi na pang empleyado yung kinikita ko. Pero paulit-ulit niya pa rin sinasabi sa akin yun. Dati nagagalit ako sa kanya. Nainis ako sa kanya. Pero siguro nung mga 2017, hindi na. Meron pa nga akong chat sa kanya na sobrang haba. Talagang binuhos ko nun. Umiiyak ako habang sinasabi ko yun. Sabi ko sa kanya, basta ang naalala ko lang, ang haba-haba nun eh. Basta naalala ko lang yung sinabi ko sa kanya, dadating yung time na magiging proud ka sa akin dahil ako yung anak mo na pinakamayaman. Naalala ko yun, sinabi ko yun. Kahit hindi ako nakapagtapos, kahit drop out ako. Sinabi ko sa kanya yun, haba. Anong nangyari? Di ba? Ginamit ko siya as a reminder. Starting noong 2017, ginamit ko na lang siya as a reminder. Reminder na lang. Every time na chinachat niya ako ng ganun, ibig sabihin hindi pa sapat yung resulta ko. Kulang pa. Hataw pa, tuloy-tuloy pa, improve pa. Improve yung mindset, improve yung attitude, improve pa yung skills. Tuloy-tuloy. Every time na chinachat niya sa akin yun, naging maganda yung pagninegative sa akin. So ulitin ko, ano ba yung sitwasyon na nakikita mo? Para sa'yo, pangit? Pangit ba talaga yan? O ikaw lang yung tumitingin na pangit yan? Palagi mong tatandaan, ang realidad mo, hindi yan realidad ng ibang tao. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang totoo sa'yo, pero hindi totoo sa iba. Pwedeng hindi totoo sa iba. Ako, naniniwala ako, naa-asenso ko, makukuha ko lahat ng mga pangarap ko, matutulungan ko lahat ng mga gusto kong tulungan, mabibili ko lahat ng mga bagay na gusto kong mabili. Naniniwala ako na doon. Kung ikaw di ka naniniwala, edi ikaw maghihirap. Hindi ako. Ikaw maghihirap, hindi ako. Kasi magkaiba tayo ng pinaniniwalaan, magkaiba tayo ng realidad. So yung sitwasyon na na-experience mo ngayon, kung nakikita mo siya as pangit, practicein mo na magandang sitwasyon yan. Yung pag-negative sa'yo every single day, reminder yan, na kulang pa kasi yung ginagawa mo. Dadating yung time, palagi yung tatandaan, plaque. PLAK, plaque, pera lang ang katapat. Yun lang ang magpapatahimik sa kanila. Yung resulta mo. Yun lang ang magpapatahimik sa kanila. Hindi sila tatahimik sa mga ano mo, sa mga pagdedebate mo, sa pagtatanggol mo sa sarili mo. Wala silang pakialam diyan. Kahit tama ka pa. Wala silang pakialam, hindi sila nakikinig at hindi sila maniniwala. Resulta mo lang ang magpapatahimik sa kanila. Ito yung sinasabi na revenge is the best success. Baliktad. Success is the best revenge. No? Success is the best revenge. Pag ikaw naging successful, hindi mo na kailangan magsalita. Wala ka nang sasabihin sa mga nag-negative. Wala naman ako sinabi sa mga nag-negative na sa akin eh. Wala, hindi ko na sila binalikan sa totoo lang. Yung alam mo ito yung malupit. Naalala ko way back, I think this was 2015, nasa ibang company pa ako noon, sa unang company ko. May iPad na ako noon, yun na nakabili na ako ng iPad.
Tapos naglalakad ako, habang naglalakad ako, nakita ko yung dalawa kong kaklase ng college na tropa ko na inalok ko ng business before pero pinagtawanan ako. Nakita ko sila. Tapos kwentuhan kami ng konti. Tapos yun, niloloko pa rin nila ako. Sabi nung isa sa mga tropa ko, ano? O, asan yung ano mo? Asan yung kotse mo? Ginaganon ako. So, sabi ko sa kanya, wala pa akong ganyan eh. Pero sabi ko, at least nung mga time na yun, kumikita naman ako na mas malaki sa kinikita ng empleyado. Sa pagbibenta ng products, hindi sa network. So, pinagtatawanan nila ako noon, nung mga time na yun. Alam mo yung malupit? Ngayon? Hanggang ngayon. Yung isa dun sa dalawa kong tropa na yun, na pinagtawanan ako, empleyado ko. Itatrabaho sa akin. Ano yung trabaho niya sa akin? Siya yung taga-accept sa inyo dito sa Ethical Nation, dun sa Team Genuine Community. Siya yung taga-accept. Siya yung taga-sala. Nung mga nagjo-join doon, yung mga nagpo-post doon, sinasala niya. Yun ang trabaho niya sa akin. Hanggang ngayon. Ilang taon na. hindi ko siya pinagsalitaan ng masakit or whatever. Hindi ko siya pinagtawanan. Hindi. No, kanina nga lang magkausap kami. Sabi ko magbabakasyon kami. Kasi taga-Agdangan, Quezon siya. Sabi ko baka ano. Tinatanong ko siya kung anong alam niya doon kasi meron ako nakita na magandang resort doon, magbabakasyon kami. So nag-recommend siya sa akin ng mga magandang ano. Kausap lang kami ngayon. Tropa pa rin naman kami. Yung isa, hindi ako kinakausap. Hindi ko alam kung anong problema niya. Wala naman ako problema sa kanya. Hindi ko naman siya inaano. Yun yung mas malakas mang asar eh. Yung isa na yon, hindi niya ako kinakausap. Hanggang ngayon hindi niya pa rin ako kinakausap. Hindi ko rin naman siya kinakausap. Pero wala akong problema sa kanya. Kasi naging motivation ko sila eh. Buti na lang ginanon nila ako. Uulitin ko yung tanong. Yung sitwasyon mo ngayon, pangit ba talaga yan o maganda? Pangit ba yan o maganda? Sitwasyon lang yan. Nakadepende sa'yo sa pananaw mo kung pangit yan o maganda. Yung mga nangyari sa akin, lahat ng challenges para sa akin, kung ako pa uulitin, wala akong babaguhin eh. Kasi kahit yung pagiging unethical ko, kung hindi ko kasi naranasan yung pagiging unethical, walang Ethical Nation. Doon ang galing yun eh. Sa dami ng mga pagkakamali na ma-experience mo sa buhay mo, meron kapalit na maganda yan. Kung hindi dahil sa pagiging unethical ko before, naranasan ko lahat ng hirap ng isang unethical networker. Yung karma, yung pagbagsak, baon sa utang, nasirang mga relasyon, araw-araw rejection, failure, pangungutya sa akin, pinagtatawanan ako, ikinahihiya ako ng magulang ko. Lahat ng sakit na naramdaman ko noon. Kung hindi dahil doon, walang Ethical Nation, walang Team Genuine, walang Serrano Academia, walang ganito. Wala ako dito sa sitwasyon ko na to ngayon. Lahat ng yun ang pinakang importanteng elements na kailangan kong ma-experience. Yun yung paghahasa sa akin. Yun yung palagi mong i-remind sa sarili mo. Hindi ka pinahihirapan ng mundo, hindi pangit ang sitwasyon mo, ikaw lang yung tumitingin na pangit yan. Ha? Maiintindihan mo ko once na nandito ka na rin sa posisyon ko. Once na nagka-resulta ka na at tumahimik na sila, maiintindihan mo ko at sasabihin mo, sinisigurado ko sa'yo, 125%, sinisigurado ko sa'yo, nasasabihin mo, pag kumita ka na, nagka-resulta ka na at tumahimik na sila sa pag-negative sa'yo, sasabihin mo na tama nga talaga si Coach Carl. Tama talaga. Tama naman talaga ako eh. Kasi pinagdaanan ko na yan. At pinagdaanan na rin yan ng mga members ko, ng mga leaders ko na kumikita na ngayon ng malaki. Lumampas na sila eh. Nilampasan nila eh. Hindi nila hinayaan na yun ang pumigil sa kanila. Naging proactive. Okay? Naging proactive sila. Hindi nila hinayaan na makontrol sila ng sitwasyon, makontrol sila ng opinion ng ibang tao. This will take some time. Practice, papraktisin mo yung sarili mo na ganun yung way ng pag-iisip mo. Hindi naman yan agad-agad, hindi naman yan overnight, hindi naman porket nakinig ka ng training ngayon, kinabukasan ay ganun ka na mag-isip, tama na yung mindset mo, hindi. Kailangan mo siyang paulit-ulit. Every time na paulit-ulit mo nararanasan ang isang bagay,
meron ka kasing lesson dyan na hindi mo pa rin naiintindihan. Katulad yun, yung example na lang, araw-araw ka nini-negative, meron kang lesson na hindi naiintindihan. Which is, yun ay, ang lesson doon, ay gagamitin mo yung pag-negative nila as a reminder. As a reminder na kulang ka pa sa hataw. Hindi mo pa binibigay yung best mo. At kapag pakiramdam mo, binibigay mo yung best mo, no, wala pa rin, hindi porket pakiramdam mo eh. Hindi kasi yung pakiramdam mo yung tama eh. Hindi porket pakiramdam mo binibigay mo yung best mo ay tama na yon. Hindi eh. Pwedeng pakiramdam mo lang yon. Pero sa paningin nila, sa paningin namin, kami mga naging successful, hindi pa rin, hindi pa yan yung best mo. Meron ka pang ibubuga. Nag-ML ka pa eh. May oras ka pa nga mag-ML eh. Di ba? May oras ka pa nga manood ng Rapi Tulpo eh. Di ba? Tapos sasabihin mo, binibigay mo yung best mo. May oras ka pa nga manood ng mga walang kwentang video sa TikTok, di ba? Di ba? Baka yung iba sa inyo, biglang napatingin sa ano eh. Teka lang, nakikita niya ba ako? Wala akong CCTV dyan sa inyo. Diyos ko naman. Teka lang, parang makang sinasabi na na, may CCTV ba dito? Diba? Paano mo sasabihin na binibigay mo yung best mo? Dami bang sinasayang na oras? Okay. So, with that being said, it's already 8:55. I hope na marami kayong natutunan dito sa ating another powerful lesson. So, make sure apply nyo kagad kung ano yung mga natutunan nyo. And, kita-kits tayo next Friday ulit, 8 p.m. Philippines time. So, make sure invite nyo yung inyong mga friends na network marketers. Okay, ha? Ulitin ko, network marketers. Hindi pwedeng hindi network marketer kasi hindi nila maiintindihan itong mga pinagsasabi natin. No, isipin nila, kulto tayo. Para sa inyo mga network marketers lang, invite nyo sila dito sa ating group. This is free to join na group. And ginagawa ko to for free every Friday, 8 p.m. Philippines time. And para sa inyo mga hindi part ng team ko, Team Genuine, pwede nyo i-access yung Unlimited Prospects Handbook. Makikita nyo dyan. May nagalaw na ano. Ito, ayan. May nagalaw dyan. Makikita nyo Unlimited Prospects Handbook. Pwede nyo i-search yun para malaman nyo kung paano kayo magkakaroon ng Unlimited Prospect para sa negosyo nyo. And kung hindi nyo pa ako sinusubscribe sa YouTube, subscribe kayo doon. Marami pang free video training doon sa Instagram, sa TikTok. No, nagti-TikTok din ako eh. Pero hindi ako sumasayaw-sayaw ha. Huwag nyo expect na sasayaw-sayaw ako doon. So, pwede nyo subscribe doon. And marami ring mga additional training materials makikita nyo sa description nitong video na ito. Kung pinapanood mo ito sa Facebook, nasa taas yung description. Kung pinapanood mo ito sa YouTube, nasa ilalim yung description. Okay, so with that being said, kita-kits tayo next Friday, 8 p.m. Philippines time. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye and God bless.